Bakit mo nasabi yung mga bagay na yon? Please! Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita, at may binanggit ka pa rung pangalan na Lam. Ano yung Lam na ibig sabihin? Dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Kinakatang isip mo ito si... Kaya nga po humingi po ako ng tawad sa kanya eh. Kaya... Wow! Oh, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganun. Yan ang lumalabas sa po kayo sinasabi mo eh. Hindi po. Natawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-auto sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? Sorry. Okay, sige. Pakinggan natin yung statement mo. Juan. Magandang araw po sa inyo, mga mahal naming senador. Sa mga nakaraang araw, napukaw ang atensyon ng bayan dahil sa sinasabi ng isang ex-agent Jonathan Morales na dokumento mula sa PDEA. Noong nakaraang pong hearing, nabanggit niya na ni Ginoong Morales ang pangalan ko na Eric Santiago na tumawag sa isang Romy Enriquez na sinasabi niya na nais ko siyang pigilan sa kanyang pagsalita tungkol sa nasabing dokumento. Sa punto pong ito, nais ko pong ipabatid sa kagalang-galang na Senado. Wala akong intensyon na pigilan. At ang totoo ay upang patunayan lang sa bayan ang dalawang bagay. Ano po yun? Na napakadali pa lang mapunta dito. Gagawa ka lang ng isang kwento at katang-isip na kwento sa pamamagitan ng pambobola, mapupunta ka na rito. Pangalawa, na upang pabulaanan at bigyang kalinawan ang mga bagay-bagay na sinasabi ni ex-agent Morales sa pamamagitan sa pagpapakita ng mga dokumento na dala ko. Siyensya na, sir. Hindi ako sanay magsalita sa maraming tao. Panglubog lang, sir. Please continue. Gusto ko rin gamitin ang oportunidad na ito upang humingi ng taus-pusong paumanhin sa mga taong walang kinalaman sa aking plano, ngunit alam kong grabing naapektuhan dahil sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Unang-una po, kay paring Romy, pare, pasensya na, nasama ka rito. Pero I have to do this eh. Pangalawa po, sa pangalan ni Ginoong James Kumar, kung asan man po siya, pasensya na po. Sa nasabi ko po na dokumento, ipakikita ko pang magbigay dagdag linaw sa sinasabi ni Expedient Morales. Nandito po yun. May hawak po akong dokumento na gusto ko lang ipakita talaga. Ito po yung rason kung ba't pinasakay ko sila sa usapan. Para makapunta lang po ako rito at may presenta mga dokumento sana na magbibigay linaw sa mga sinasabi ni Agent Morales. Ano yung sabi mo? Pinasakay? Yes, sir. Pinasakay. Parang dalawa nga ang gusto kong patunayan, sir. Magkwento ka lang. Makakarating ka na rito. Kwentong barbershop, sir. Kwentong barbero lang. Tatang-isip. Makakarating ka na. Andito po ngayon, napatunayan ko ngayon yun. Napatunayan mo ngayon? Yes, sir. Nandito po ako. Kasi... So, you mean to say, itong committee na ito ay pwede pala mag-ibisiga ng katang-isip lang? Ako po, ang sinasabi ko, yung akin po, hindi po kayo. Kayo po ay tunay. Alam ko po ang inyong layunin. Ako po ay para sa akin. Gusto ko lang pong makarating dito upang magbigay linaw lang po, magdagdag linaw sa no, dahil sa mga dalawa. We are not interested of your dagdag linaw. We are interested on what happened, what transpired in that recording. Kaya yun ang explain mo. Yeah. Huwag ka na maghalap pa ng ibang dagdag linaw. Please, explain your side as far as that video is concerned. Iyon po ay katang-isip ko lang. Pasensya na po kayo. Kaya po, humingi po ako ng tawad nga po kay paring Romy. At saka kay... Katang-isip na? Kasi actually, sir, hindi naman para, hindi naman para sa lahat yun eh. Sa amin lang sana yun. Pero dahil po na napunta po ako dito, dahil nga po sa isang salita niya na... Sandali, katang-isip lahat ng sinasabi mo doon? Yes, sir. Kinakatang-isip mo ito si... Kaya nga po, humingi po ako ng tawad sa kanya eh.
Kaya, wow! O, hindi naman kami grade 1 dito, mga senador kami. Ay nako, ibig mong sabihin na binubula mo lang siya para mabulak kami, para imbitahin ka dito, para makapagsalita ka ng something against kay Morales. No, mali po. Ganon, ganon. Iyan ang lumabas sa sabi kayang, mo eh. Hindi po kayang dapat kumbulayin. Hindi ako binubula mo, siya ang binubula mo para pagbula mo sa kanya, mabubula rin kami kasi may video yun ang usapan ninyo eh. Ibig mong sabihin, ganon kakagaling iyo. Kahit na ilang bisis ka, kaso mo, yung kaso mo, pasis ko lang yun. Yes, sir. I understand, pasis sir. Pasis lang yun sa aking panerbisyon pagka-pulis. I understand. Kaya huwag mo akong bilugin dito, ha? Yes, sir. Kung siga ka, kung maro-maro ka sa labas, kung nabubula mo yung ibang tao, not me. Ha? Yes. Not me. Kasabot ko, sir. Ha? Kasabot ko, sir. Ano Bisaya mo ka? Taga saan ka? Taga Davao ako, mama, sir. Ibig sabihin po, maro-maro, taga Davao. Dili town, sir. Ay. Now, please, continue. Explain your side, yung nangyayari sa usapan niyo. Sige, I will give you the floor. Huwag kang lumihis sa ibang topic. Yun lang muna. Stick to that video. Yung lahat na sinasabi mo doon, bigyan mo ng context, bigyan mo ng explanation, okay. Bakit mo nasabi yung mga bagay na yon? Please. Yung kung totoo po, ako po nandito, ang purpose ko po is magsabi ng totoo. Yun nga, sabihin mong totoo, bakit ka tumawag kay Marquez at mga sinasabi mong patatahimikin siya, huwag na magsalita at may binanggit ka pa rung pangalan na Lam. Ano yung Lam na ibig sabihin? Sir, actually sir, narinig ko lang sa YouTube yun, sir. You play, Comsec, you play. Baka sabihin naman. Hindi, ibig sabihin, sir. Baka ibig sabihin, yung committee na ito, gumagawa na naman ng AI generated video recording, ha? Comsec! Please play the video. Yung sinabi niyang Lam. Narinig mo lang yan, hindi mo ginamit? During your conversation, hindi mo ginamit yung salitang Lam? Sir, ginamit ko. Ginamit ko nga, sir. Kasi ganito nga, sir. Ano ibig mo sabihin ng Lam? Sir, ganito po yun. Sandali! Anong ibig mo sabihin ng Lam? Sinabi mo, binanggit mo. Yes, sir. Narinig ko po sa YouTube lang yan, yung Lam, si First Lady, si James. Okay nga, bakit mo nasabi yung Lam na yun? Doon? Para pasakayin nga po sila, sir. Kung gusto niyo pong malaman ng totoo. Pasakayin? Opo, para papasakayin lang po si Romy at si Agent Morales, sir. Hindi mo nga alam na nasa bahay ni Morales si Marque Enriquez. Ganito po yan, sir. Si Romy kasi pag matri-trigger ko siya, alam ko na makakarating kay Morales yan. So anong purpose mo? Anong agenda mo dito? Anong motive mo? Bakit mo siya iti-trigger? Sige nga. Gusto ko po kasing may mga dokumento po kasi kong dala. Kasi sir, kung nararapapagod na po kasi ako sa paulit-ulit na sinasabi nila, alam ko naman na mas may explain ko, sir. Dahil sa mga dokumentong dala ko. Ano yung mga dokumento dala mo? Pwede ko ba ipakita, sir? But before you show that document, explain your side. Bakit mo sinabi yun? Huwag mo kaming bulahin, ha? Yes, sir. Ha? I will cite you in contempt directly kung magsinungaling ka dito, ha? Kasabot ko, sir. Huwag mo kong dalahin sa bula-bula. Kasabot ko, ha? Kasabot ko. Kumsi, i-play mo nga yung may sinabi siyang Lam. Huwag mong sabihin, bula mo lang kami dito. Wala pong ganun, sir. Sorry po. Sige. Okay. Kasi ngayon, mama, ha? Hindi na yun ito. Kami ganun na ako yan. Ganito ko yan. Nagpuputok yan. Okay? Huwag kang makik. Kaya nga ganito, padre. Kaya kung itong narinig natin dyan na voice recording at saka yung nilagay ni Morales na yung line-line dyan na nag-interpret kung ano sinasabi. Totoo, the same as you have heard as your conversation with Santiago? Mr. Senator, the video speaks for itself. Okay, correct. Yung narinig mo dyan, totoo? I confirm, sir. So, do you confirm na pinapasakay ka lang ni Santiago? Binubula ka lang niya? Well, knowing Eric Santiago, even during our Napolcom days, hindi ko po makuha, malaro po siya. Malaro po siya, malalim. Malalim, babaw nga eh. Malalim. Ang babaw nga eh. Hindi po. Pati kami, ipapasakayin niya. Hindi po. Babaw mo. Ikaw, nalaliman ka sa ganung style? Well, that is per my assessment. Kasi may mga statements po siya na... Bagang malalim sa'yo yung tao na mahilig pumatay ko, no? Mapapil-papil, yan ang lalim sa'yo? No, malaliman Your Honor.
I've been with him with NAPULCOM for almost 5 years. So you confirm na yung narinig natin na video recording at saka yung nilagay ni Morales na mga wordings doon, narinig mo yan during your conversation with Santiago? Yes, yes, Mr. Senator. And do you confirm or deny? I don't deny. Para po sa kabila. Yung sinabi niya na binubula ka lang niya. Well, para daw makapasok siya dito sa Senado at makapagbulala siya ng mga record na hawak niya against Morales. Mr. Senator, I cannot accurately answer what is his intention. That is his intention. Pero with all sincerity, do you think yung usapan niyo, binubula ka lang niya, pinapasakay ka lang niya, taga DOJ ka eh. Huwag mong sabihin, Expedia agent ka. Huwag mong sabihin, ganun ka kababaw. Well, ano? Well, Mr. Senator, knowing him, perhaps that is his intention. Pwede kang mabula niya. Well, vulnerable po ako pagka sa kaibigan. Pagkakaibigan po, walang masamang tinapay. I cannot judge a person based on his past. Just like Kuya Jonathan Morales, who am I to judge? Meron din po ako mga imperfections. Okay? Okay, so... Yun po yung aking position. Kung binubola niya ako, mali yan. That is not my intention. Even kuya, nagtampo ako sa'yo. Eric Santiago, kung nambubula ka, bakit idadamay mong pangalan ni Lam? Sir, para po makatotohanan ang istorya. Kasi, para makatotohanan? Kasi hindi ko po pwedeng bulahin si Romy kung hindi ako babanggit ng mga keywords na magri-ring sa utak nila, sir. So anong purpose mo bulahin siya? Siya lang, sir. Siya lang. Bakit mo, anong purpose mo bulahin siya? Kasi, para ipatawag kita dito. Para ultimately, para ipatawag kita dito at may bulalas mo yung mga records against Morales. Ganun ang intention mo. Actually, sir, hindi naman po against Morales po yung records ko. Kaya nga, para mailabas mo yung record na sabi mo. Yes, sir. Na nagawa ko po ngayon nga na nandito po nga po ako, sir. Wow, ang galing mo. Ako, I find it very strange na ganun ang approach mo. Para may patawag ka ng committee na ito, bulahin mo siya para may pakita ang... Wow. Ganun kaka-genius pala mag-tirada. At dinideny mo lahat ng sinasabi mo sa video na yan. Hindi ko nga, sir, dinideny. Inaamin ko nga po, sir. Dinideny mo nga yung truthfulness. Ah, yes, sir. Yes, sir. Ha? Yung veracity, totoo yan. Yes, sir. Pero yung truthfulness ang sinasabi mo sa video na yan ngayon, dinideny mo. Yes, sabi mo lang, nabubula ka. Yes, sir. Wow, kasi may video. Pero no, kung walang video yan, hindi mo i-deny yan. Sir, actually, pwede ko i-deny yan, sir. Excuse me po, sir. Pwede ko sabihin AL. Pwede sabihin ko naman na hindi po ako yung kausap eh. Pwede ko pong gawin yon. Pero hindi ko nga po ginagawa. Hindi ka naman maka-atras kasi kausap mo, mayroong na telephone number sa'yo kayo nag-usap. Pero sir, mo ba, pwede ka mag-deny dito? Sir, hindi po. Try mo i-deny at... Yes, sir. I understand, sir. Kasabot ko, sir. Kasabot dito kayo. Pinatawag kita dito para magsabi ng totoo. Yes, sir. Ha? I understand. Hindi ka pinatawag dito para bulahin kami dito. Yes, sir. Ha? This is a serious matter. Ha? I understand, sir. Huwag kang sasakay-sakay ka lang, gagawa ka ng gimmick para maipatawag ka dito, para maipabulalas mo yung gusto mong dokumento palabasin. Wow, how shallow your motive. Yes, sir. So, ibig sabihin, sino nag-auto sa'yo na pasakayin mo si Juan? Si Enriquez? Sarili ko lang, sir. Sarili mo? Yes, sir. So, you're a hero? Nasa sa inyo, sir, kung paano niyo ako titignan ngayon, sir. Pero yun po ang katotohanan. You are a hero, sarili mo lang. Nasa sa inyo na po, sir, kung paano niyo po ako titignan. Pero ang sinasabi ko po ay totoo. Galing sa aking puso, sir. Galing sa iyong puso na binubula mo lang talaga ito? Yes, sir. Binubula ko po lang po si Paring Romy, sir. But I don't find any valid motive. Bakit mo siya bulahin para makapagsalita ka dito? Bakit? Bakit? Why? Oh, why? Kasi sir, yun nga, kagaya na sinabi ko, napapagod na po ako doon sa paulit-ulit na pasensya na po kayo, sir. Kasi marami po doon tungkol sa dokumento na pinipresent niya na mas dapat sana mas maintindihan, mas ma-explain ko po para sa akin po, sir. Para lang po sa akin, kung bibigyan niyo po ako ng pagkakataon, sir. Bakit mo ma-explain? Anong kinalaman ng mga record na yan sa pinag-usapan niyo? Kung hahayaan niyo po akong ipakita yung record na yon, eh maaari po siguro ma-explain ko na mas mabuti. But to start with, yung intention mo is with malice. Ha? Very clear, with malice ang intention mo. Dahil niluloko ka ng tao para lang makapunta dito. So, ibig sabihin, kung kaya mo lukuhin si Enriquez, yung ipipresent mo na papilis dito, pwede rin lukuhin mo kami dito, ang committee ito. Sir, wala pa akong intention na gano'n. Wala nga, but to start with, diloko muna siya.
Pinasakay mo, according to you, pinasakay mo lang siya. Yes, sir. Oh, so paano kami magtiwala ang committee sa iyo kung ganoon pa lang style mo? So useless din, presenting that evidence kung to start with, ang intention mo ay tainted with malice. So, para sa akin po sir, subukan niyo pong muna akong pakinggan, ipakita, at ipakita ko yung dokumento at may paliwanag sa inyo ng mas... Before you present that that document, submit mo muna sa committee, titingnan namin if that is germane to the issue at hand. Isubmit mo muna yung dokumento dito, pag-aralan ng legis namin, ng kumsik. Kung germane yan, otherwise, gagawin mo na namang binyo itong, itong committee na ito for other reasons. Please submit that to the committee, pag-aralan namin, and we will get back to you.